Karma, Episode 21. Nang magpaalam ang babae, ay sinundan ito ng tingin ni Eddie. Sa suot at sa hitsura nito ay isa itong mayaman. Katulad din kaya ito ng mga Salvatore, unang ama ni Aileen, na maliit ang tingin sa mga katulad niya. Pero mukhang mabait sa pakiwari niya. Isang linggong nanatili si Eddie sa hospital at madalas siyang dalaway ni Lydia, at kung hindi man ito dumarating ay ang driver nito ang nagdadala ng pagkain para sa kanya. Dahil wala na siyang mapupuntahan ay isinama siya ni Lydia sa mansion nito. Okay, dahan-dahan lang Eddie. Nakaalalay si Lydia sa isang braso ng binatilyo habang papalabas ng sasakyan. Dahil nakasimento pa rin ang isang paa at braso nito. Namamanghang inilibot ng binatilyo ang paningin. Napakaganda ng mansyon ni Lydia. Mas maganda at moderno kaysa mansyon ng mga Salvatore. Ang ganda ng bahay mo, Mami Lydia. Humahangang wika ng binatilyo. Siyempre naman, kasi maganda ang nakatira. Pabirong wika ng babae, kasabay ng pagpatong ng baba sa isang kamay. Napangisi si Eddie. Unang pagkakataon niyang makatagpo ng kagaya ni Lydia. Parang walang problema. Laging maaliwalas ang mukha. O diba, napangiti kita? Halika na sa loob. Inakay ni Lydia ang binatilyo papasok ng grandiosong mansyon. Sinalubong sila ng dalawang katulong at inalalayan si Eddie. Sumakay sila ng elevator paakyat ng ikalawang palapag. Manghang-mangha si Eddie. Unang beses niyang makakita ng mansyon na may elevator. Eddie, ito ang magiging kwarto mo. In case na may kailangan ka, tumawag ka lang sa intercom o pindutin itong buzzer. Wika ni Lydia. Itinuro nito ang telepono at isang push button sa lamesita. Manghang-mangha pa rin si Eddie. Ang gagamitin niyang kwarto ay napakalaki at napakaganda. Salamat po, Ma'am Lydia. Wika niya na namamangha pa rin nakatingin sa napakagandang kwarto. Iginiya ni Lydia si Eddie na maupo sa gilid ng malambot na kama at tumabi siya sa binatilyo. Inakbayan niya ito. Mami Lydia ang itatawag mo sa akin, Eddie. Magpahinga ka na. Tumayo si Lydia at tinungo ang pinto. Feel at home, Eddie. Bye. Salamat po uli, Mami Lydia. Nakangiting kumaway si Eddie. Muling iginala niya ang paningin. Hinaplos ng kamay ang malasot lang kubrikama. Dahan-dahan siyang nahiga. Nangangarap lang ba siya? Malaki ang kama at hindi siya mahuhulog kahit malikot siyang matulog. Puti ang pintura ng kesame at malakrema ang dingding. May sarili pang mahabang upuan na kulay asul sa loob ng kwarto. May telebisyon at may sariling banyo. Sa disenyo ng buong kwarto ay para siyang prinsipe. Hindi siya nakatiis. Bumangon siya at paika-ikang lumapit sa banyo at binuksan ito. Purong puti ang kulay ng banyo. May bathtub at may shower. Pumasok siya at hinawakan ang tatlong magkakatabing pihitan sa ilalim ng shower. Napaatras siya nang maramdaman niyang mainit ang ibinugang tubig ng shower. Binuksan niya ang takip ng toilet bowl. Napakaputi, parang wala pang gumagamit ng banyo. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. May natitira pang maitim na parte ang kanyang pisngi dahil sa panggugulpi sa kanya ng grupo ni Bogart. Na inakala naman ni Lydia na ito ay dahil sa pagkakabundol sa kanya. Muli niyang ikinala ang paningin sa loob ng banyo.
mas malaki pa sa dampa ni Pasyano. Biglang nalungkot ang Binatilyo nang maisip ang matanda. Babalikan niya si Tay Pasing pag maayos na ang buhay niya. Paglabas niya ay may sumilip na katulong. "Hi, Sir Eddie. Narito na po ang iyong merienda." Nakangiti ang katulong na inilapag sa lamesita ang dalang tray. "Meron ka pa bang gusto, Sir?" Nagulat ang Binatilyo sa tawag sa kanya at umiling na lamang siya. Pero paglabas ng katulong, "Ate, huwag niyo po akong tatawagin, Sir. Bisita kayo ni Ma'am Lydia, Sir, kaya dapat lang." Nakangiting sagot ng kasambahay bago tumalikod. Napanganga si Eddie. "Siya, Sir, ang tawag ng mga katulong?" Lumapit siya sa lamesita at naupo. Tiningnan ang nasa plato. Isang hiwa ng cake at isang baso ng pineapple juice. Mga pagkain na hindi niya kayang bilhin dahil may kamahalan ng halaga. Hindi niya pinansin ang bread knife at tenedor. Hinawakan niya ng kamay ang cake, saka isinubo ang malaking tipak nito. Nakapikit pa siya habang ninanamnam ang lasa, pagkatapos ay uminom ng pineapple juice. Pagkatapos ay isinubo uli ang kalahati ng cake na hawak at sinunda ng natitirang pineapple juice. Ang sarap ng kanyang merienda. Pinindot niya ang buzzer at agad naman na may dumating na kasambahay. "May kailangan ka, Sir?" "Ate, pahingi pa po ng cake at juice." Wika ni Eddie kasabay ng isang nahihiyang ngiti. Pagkatapos kumain ay nakatulog si Eddie. Ang pinakamapayapa niyang tulog na nangyari sa buong buhay niya. Dahil unang beses niyang maranasang makatulog na walang masamang panaginip. Kinagabihan ay dumating si Lydia na maraming bitbit na paper bags. "Hello, Eddie! Look what I got for you!" Masaya nitong inilabas ang mga pinamiling damit para sa Binatilyo. "Wala ka kasing damit, kaya binili kita. Kapag magaling ka na, isasama kita sa mall para mag-shopping." Hindi makapagsalita si Eddie. Namamangha siyang nakatitig sa mga damit na lahat ay bago at magaganda. Lumabas ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata. "Maraming salamat po, Mami Lydia." "Oh, don't cry." Niyakap ni Lydia ang Binatilyo. "Masaya lang po ako." Humihikbing itong wika. "Welcome ka sa bahay ko, Eddie. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi." Tinapik-tapik ni Lydia ang balikat ng Binatilyo. Tumayo na ito at tinungo ang pinto. "Mami Lydia, pwede po ba akong manghiram ng libro sa library mo?" Tanong ng Binatilyo. Lumingon at bumiti si Lydia. "Sure, mabuti yan para hindi ka mainip." Sagot nito bago isinarado ang pinto. Habang nagpapagaling ay naging libangan ni Eddie ang magbasa ng libro sa library ni Lydia. Patuloy ang masasayang sorpresa ni Lydia kay Eddie. Isang araw ay kinising si Eddie ng isang balamyos na tugtog. Isang awitin ng pagbati sa kaarawan. "Happy birthday, Eddie!" Nakatayo si Lydia sa gilid ng kama ng Binatilyo. May tangan itong birthday cake. Napabangon si Eddie. Kaarawan nga pala niya. Tumulo ang mga luha niya sa saya. "Oh, bakit ka umiiyak? Birthday mo kaya dapat masaya ka." Komento ni Lydia. Lalong napahagulhol si Eddie. Unang beses niyang makakita ng birthday cake para sa kanyang kaarawan. "Kasi po, ngayon lang ako nagkaroon ng birthday cake." Inabayan ni Lydia ang Binatilyo. "Don't cry, Eddie.
Say your wish and blow the candle. Wika nito. Napangiti ang binatilyo. Pumikit siya para sa kanyang wish at pagkatapos ay hinipan ang kandila. Don't worry, Eddie. Mula ngayon, isi-celebrate na natin ang mga darating mong birthdays. Niyakap ni Lydia ang binatilyo at pinunas ang mga luha sa pisngi nito. Maraming salamat po, Mami Lydia. Mahigpit din yumakap si Eddie sa babae. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya at kayakap niya ang kanyang ina. Pagkalipas ng 6 na buwan, ay tinanggal na ang semento sa braso at paa ni Eddie. Naisip niya na kalabisan na ang magtagal siya sa bahay ni Lydia. Magaling na siya at kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Lumapit siya kay Lydia. Nasa atrium ang babae na malapit sa pool. Nakasuot ng roba at nagbabasa ng dyaryo. Mami Lydia? Nagtaas ng tingin si Lydia. Eddie, bakit? Gusto ko sana magpaalam na sa inyo. Wika ni Eddie. Nagulat si Lydia sa sinabi ng binatilyo. Aalis ka na? Tumango si Eddie. Nalungkot naman si Lydia. Eddie, please sit down. Itinuro nito ang upuan sa kanyang tabi at naupo naman ang binatilyo. Sabi mo, uli lang lubos ka na. Wala kang matitira dito sa Maynila. Bakit ka aalis? Nahihiya na po ako sa inyo. Kailangan ko na magtrabaho. Sagot ng binatilyo. Hinawakan ni Lydia ang kamay ng binatilyo. Eddie, dito ka na lang sa akin. Pag-aaralin kita. Hindi ba pangarap mong makapagtapos ng college? Marami na po kayong naitulong sa akin. Saad ni Eddie. Walang problema yun, Eddie. Mag-isa lang ako rito. Isa lang ang request ko sa'yo. Habang nandito ka sa akin, ay wala kang gagawin kundi mag-aral. Kapag tapos ka na ng kolehiyo, ay hahayaan na kita magsarili. O ano, deal? Napaisip ang binatilyo. Napakagandang oportunidad para sa kanya at napakabait ni Lydia. Parang sariling anak siya nito kung ito rin. Wala po akong ibabayad sa gastos ninyo sa akin. Nag-aalang ang wika ng binatilyo. Natawa si Lydia sa kapinanggigilan ang pisngi ni Eddie. Ano ka ba? Wala kang babayaran sa akin. Hinila niya patayo si Eddie. Mabuti pa, samahan mo akong mag-swimming. Hinubad ni Lydia ang suot na roba at itinapon sa gilid ng pool. Naka-swimsuit na pala ito. Sa edad na 40, ay para lang itong 30 anyos. Parang dalaga pa rin ang hubog ng katawan. Madalas makita ni Eddie si Lydia na naka-shorts at sexy ang mga suot na executive suit. Pero para sa kanya, ay isa itong kagalang-galang na babae. Kapag niyayakap at hinahalikan siya nito sa pisngi, pakiramdam niya ay ang kanyang ina ang gumagawa nito sa kanya. Maging masaya na kaya ang buhay ni Eddie? Abangan sa susunod na kabanata.